Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ang subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pan-upload. I want the world to know how much I am into you, but things are just so complicated because we're heaven and earth apart. Bestie? Queenie looked at the door when she heard that. She's preparing herself for her duty tonight. Pagal na siya at nararamdaman ng antok pero kakayanin niya. Ibang prinsipyo niya. Tiig pa man niya ang nakalutang sa alapaap dahil sa pagkakaroon ng boyfriend na tulad ni Lorenzo Miguel. Ayaw niyang umasa. Sino bang hindi magiging proud? Real talk, gusto niyang magmayabang. Kaya lang, paano niya ipagmamayabang ang isang tao o isang bagay na walang kasiguruduhan sa kanya talaga? There are so many things to consider before flexing a certain thing, and sometimes, keeping the thing in private make it more better. Lumapit siya sa pintuan at pinagbuksan ng kaibigan. Naka-uniforme pa ito at mukhang papauwi pa lang galing trabaho. Ano yung sabi mo? Boyfriend mo? Boss mo? Kailan pa? Saka paano ka nagka-boyfriend eh hindi ka nga marunong magpaligaw? Daldal na kaagad nito nang pumasok sa inuupahan niya. Sinabi niya, nalaglag ang panga nito matapos na maupo sa kama niya. Diba? Boss mo yung mahiwagang nilalang na si Lorenzo Miguel? Tumangon siya. Desperado siguro magka-girlfriend. Baka matandang pangit kaya ganoon kumaka-declare. Sino matandang pangit? Sabay silang napalingon sa boses na iyon sa pintuan. Si LM ang nakatayo roon, naiilawan ng malamlam niyang bumbilya. Si Lorenzo Miguel. Ani ni Queenie, kaya ganoon na lang ang pagkanganga, lalo ni Madel. Tapos, gumisi iyon. Ikaw na bestie, ikaw na ang nanalo. Wala akong masi sa pogi ng boyfriend mo. I like you. Wika ng isa na malamang tuwang-tuwa. Dahil nasabihan ng pogi, I like you too, Sir Lorenzo Miguel. Please, sa gwapo niyong yan, huwag niyong paiiyakin ang bestie ko. Wika kaagad ni Madel kaya pinandilatan niya iyon. Sumabay ka na sa amin. Ihahatid ka na ni LM papunta sa bahay niyo tapos dederecho ko sa trabaho. Wika niya. Tumango si Madel at tumango. Uso magpahinga sa trabaho, bestie. Baka mamaya mukha ka ng 40 dahil sa sobrang pagod. Napalunok siya. 40 agad? Di ba pwedeng 30 muna? May boyfriend ka ng mayaman. Doble kayod ka pa? Rap-irap, nasabi pa ni Madel kaya lalo niya itong pinandilatan. Iba rin talaga ito magsalita at napaka-practical sa buhay. Practical din naman siya, pero ayaw niya ng garapal. Kung ano-ano pa ang sinasabi mo, halika na nga at na makauwi ka na. Hinila na niya ito papalabas. Si LM naman ay alam na ang gagawin. Kinuha nito ang susi at tahimik na nagsara ng pinto matapos silang makalabas. Bakit pinasok mo pa yung sasakyan, LM? Tanong niya sa boyfriend. Baka mahirapan ka na naman paglabas. It's okay. Pangit! Kapring tisoy! Sigaw ng isang bata kay LM na kaagad naman na nakapamaywang. Nariyan na naman ang mga batang kalye. Tulog pa mga magulang, nasa tabing kalsada na at naglalaro. Ang lakas ng tawa niya si tinawag nun na kapring tisoy kay LM. Makakatikim ka sa amin! Bulyaw ng isa, tapos pumunta sa likod ng kotse. Binuksan nito ang lalagyan doon at nakangisi. May kinuha ito roon na sako. Sako na parang sinlaki ng simento. Diyos ko, ano yun? Tinotoo ba nito ang isang sakong candy na sinasabi nito sa kanya? Nasaan ang mga kaibigan mong mabantot? Anito sa bata. Bakit? Kakasaka? Ang laman nito, candies at chocolate. Kapag hindi mo ko tinantanan, hindi ka makakatikim nito kahit kailan. Ano? Kakasaka rin? Hindi nakaimik ang bata. Nakatingin sa sako. Inalis ni LM ang laso roon at may kinuhang isang malaking balot ng Kisses chocolates. Sana all may chocolate. This is for you, my baby. Anito? Saka ibinigay iyon sa kanya. May kinuha pa itong isa at ibinigay kay Madel. Ano? Kakasaka?
maangas na baling ulit nito sa batang gusgusin. Amin na yan! Tumango ang binata. Tropa niyo na ako. Nakangising sabi nito, kaya ngumisi rin iyon. Mabilis iyon na lumapit kay LM. Gwapo ka naman talaga at hindi ka pre. Bagay kayo ni Ate Queenie kasi maganda siya. He laughed and gave the candies. Sa susunod na awayin niyo ko, ahas ang ilalaman ko sa sako. Wika pa nito kaya si Madal naman ang natawa ng mahina. Binuksan nito ang pintuan para sa kanya tapos para kay Madel. Salamat kapring pogi! Anang paslit na nilingon si LM at nginitian. Marami pa niyan sa susunod. Sinarili na lang niya ang paghanga dito. Ang kabaitan nito ay idinadaan sa kalokohan pero totoong tao ito na may mabuting kalooban. Maayos naman ang pakikiharap ni LM sa mga kaibigan niya. Kwela talaga ito at hindi nauubusan ng mga kwento. Hindi rin nawawala ng hangin ang kwento. Kahanginan siguro iyon pero totoo. Magtatrabaho na ako. Paalam niya rito at tumango naman ito kaagad. Doon na ako sa pwesto ng mga gwapo. Anito naman kaya natawa siya. Kiss! Itinuro nito ang pisngi kaya tumingkaya daman siya at hinalikan ito roon. Pumasok na siya para maumpisahan ang trabaho. Nakakatuwang isipin na ang kaheran ng isang car wash, ang tagahatid sundo ay bilyonaryo. Malilintikan siya kapag nalaman ng mga magulang niya ang pakikipagrelasyon niya kay LM. Kahit bilyonaryo ito, hindi matutuwa ang papa niyang malaman na may boyfriend na siya. Mas lalo kamong matatakot ang mga iyon dahil sa estado ng buhay nito. Masyado pa namang makaluma ang mga magulang niya at kung ano-anong mga pinaniniwalaan. Tumingin siya kay LM na pumwesto na sa paboritong lugar sa waiting area. Ang tanong, makaharap kaya ito sa papa niya kapag talagang kailangan at oras na para humarap? Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam. Baka kumaripas ito ng takbo kapag nakakita ng itak. She doesn't want to invest much to this guy, but she's starting to spoil herself and get used to it. Ang tanong naman para sa kanya, makakalabas pa ba siya sa pinasok niya? Nakatitig si Queenie sa babaeng nasa harap niya. Maganda, bata, sexy, sosyal at mayaman. Babae na naman kaya ni alam ito? How may I help you, ma'am? Magalang na tanong niya rito. Normal na nakataas sa mga kilay nito makakapal. I want to talk to LM. I'm sorry, ma'am, but you're not on the list. You have to book a schedule first to talk to him. I'll book one for you if you want. Aniya, kahit sa loob-loob niya ay ayaw niya. Peste, masama na rin ang tabas na mukha ng puso niya. Bawal na ba ang mga magagandang babae na magpabook para makita ng LM niya? Nagsiselos siya? Excuse me? Anito, na naniningkit pa ang mga mata. Are you ordering me to book a schedule to see my boyfriend? Napaawang ang labi ng dalaga. Tama ba ang dinig niya? Boyfriend? I am Lisa Dre, his girlfriend. Naumid pa siya sa sinabi ng babae. Gusto niyang sabihin na siya ang girlfriend pero paano? Naunahan na siya ng hiya dahil sa maladyos ang kagandahan ng babaeng nasa harap niya. At kahit maligo siya na milyong beses, ay hindi mapapantayan ang katulad niya ng babaeng ito. Starstruck? You're not a lesbian? Are you? Napailing at natatawang tanong pa ng babae sa kanya. Nangiinsulto ito alam niya pero anong ikagagalit niya eh hindi naman siya tomboy. At hindi naman porke tinititigan niya ang babae ay tomboy na siya. Gusto niya lang sabihin na ang inaangkin nito ay pag-aari na niya. Pag-aari na nga ba niya? O baka share talaga sila? Tumaas na kaunti ang kilay niya. I'm sorry, Miss Dre, but LM isn't here yet. Dissenting sagot niya. Nasaan nga ba ang boyfriend niyang haliparot? At nang magkaalaman na kung sino ba talaga ang girlfriend, siya ba o ito? LM? Humalukip-kip ang babae at mas lalong naging mapanghamak ang ngiti. Since when a secretary learned to call the CEO plainly by his name? Umiling na naman na tanong nito. You know, miss? I'm sorry but I don't need to explain myself to you. I don't even know you. So if you have a business transaction with him,
Better book a schedule first to meet the CEO, whether you are his girlfriend or not. Mapang-asar din na sabi niya. Kapal na mukha ng babae. Akala mo kung sino. Sobrang ganda naman nga talaga nito. Kaya lang, kita na agad na napakasama ng tabas ng dilat sa manong ugali. Malayo sa itsura nito ang mukha na akala mo'y parang napakabait at mukhang santa. Santita pala. Nakita niyang naningkit ang mga mata nitong balot ng eyeshadow at eyeliner. I'll wait for him, if I know. Sana, dumiretso na lang ako kina Tito RM. Anyon at hinilang si Lia sa harap ng cubicle niya. Marunong palang managalog ang bruha, kaya lang, baliko ang dila. Halatang hindi ito sanay. It's up to you, miss. Wika niya pero kung siya ang tatanungin, gusto na niya itong ihulog sa building para shortcut papunta sa parking lot. Ang aga-aga, imbyar na. Ang isa namang babaero ay di matawagan. Hindi makontak pero nagsabi naman sa kanya na pupunta sa laboratory muna bago pumunta sa opisina. Hindi lang niya sinabi sa babae dahil mas gusto niyang lumayas na nga ito. Kaya lang, matigas pa yata sa maskara nito ang tigas ng apog kaya humila pa ng upuan at prenteng na upo. Kahit labas ng singit sa ikli ng short na suot. Labas ng singit nito, labas pa ang tiyan at labas pa ang cleavage. Nagseselos siya. Nararamdaman niya yun. Natatakot siya sa kung anong meron ang dalawa ni LM dahil base sa pananalita ng babae ay mukhang close ito sa pamilya ng mga Miguel, particularly with RM's family members. Nai-insecure rin siya. Aminin man niya sa hindi, yun ang totoo. Para ngayon lang siya nakaramdam ng insecurity sa buhay niya. Dahil basta mahirap lang siya at mayaman ang babae na tingin sa kanya ay kakumpetensya yata. Kasi yun din ang pakiramdam niya. Parang tingin niya ay walang maidudulot na mabuti ang babae sa relasyon nilang dalawa. She chose to divert her attention. Kaysa naman hindi niya ibaling sa iba ang attention ay baka mangulubot lang ang mukha niya sa kaiisip. Wala naman magbabago sa katotohanan na maganda at kaselos-selos ang babae na naghihintay sa boyfriend niya. Mabigat sa dibdib ang imahe ng nakaupong babae. Sarap niya pero pilit niyang ibinalik ang atensyon sa naiwan niyang trabaho. Sana naman ay ugatan ang babae sa paghihintay sa boyfriend niya para lumayas na lang ito. In her mind, she doesn't want LM to meet this woman. Hindi siya pinibigyan ng langit sa masama niyang kahilingan dahil tumunog ng elevator kaya kanda habang leeg niya. At tama nga ang kutob niya na si LM na ang lalabas doon. Buisit. Napangiti siya kahit papano. Seeing how handsome he looks with his white folded long sleeves and loosened tie. Pero kaagad din na nawala ang ngiti niya nang biglang tumayo ang babae na naghihintay kay LM at patakbong sinalubong ang binata. Tapos naglambitin pa sa leeg nito at pinaulanan ito ng halik sa labi. Buisit! Nag-igting ang panga niya si Inis. Pero wala siyang balak na mag-iskandalo. Aaway niya ang boyfriend niya pero hindi siya kailanman magwawala sa harap ng marami. Gulat pa ang binata at inalis ang suot na shades. LD? Hindi rin makapaniwala na tanong nito at pilit na inalayo ang babae. Parting na na mabuti ang mukha nun. Surprise! Wika nito. Tumingin sa kanya si LM na napalunok pa. Relax pa rin siya pero parang nagliliyab na yata ang kinauupuan niya sa galit. Baka kung manok siya na naglilimlim ay hulma na kaagad ang itlog at sisiw na. Oo, at mamaya baka itlog na ni LM ang mapisan niya sa Inis. Enjoy mo yan. Mamaya, 1,000 page ang gagawin mong explanation. Kurimaw ka. Did you miss me, LM? It's been such a year and I'm staying for good. Informa ka agad ng babae. Nobody cares, bruha ka. Kunwari busy siya pero ang tenga niya ay sinlaki ng plato ng satellite sa laki para makasagap ng impormasyon sa usapan ng dalawa na sa may harap pa mismo niya naglalambitin. Mamaya, si LM ang ibibitin niya sa sanga ng saging, pati warik. You didn't inform me. Wika sa babae na pilit inaalis ang pagkakayakap noon sa baywang nito. Ah, so gusto mo pala may abiso sa'yo para maitago mo ano? Isip niya. Marahas niyang binubusiklat ang mga papel pero wala roon ang atensyon niya. Well, daddy informed Tito RM
did he fail to let you know that I'd be working and the laboratory for my practice? Malambing na sabi nun sa binata na parang gatla-gatla na ang pawis sa noo at liig. No, sa wakas ay naitikal nito ang babae sa pagkakayakap at mabilis na pumasok sa cubicle niya. Pilit siyang itinatayo nito kahit parang nakaglu ang puwet niya sa upuan sa paninigas niyang huwag tumayo. Pero nadala rin siya. Sa laki ba naman ni LM ay imposible na hindi siya madala. Nahigit pa niya ang paghinga nang hakliti nito ang baywag niya at isniksik siya sa katawan ng pilit. Kaya napatukod na lang ang mga kamay niya sa dibdib ng binata. Ewan niya kung anong ekspresyon ng babae sa harap niya. LD, my girlfriend, Winnie Ann. Formal na pakilala nito sa kanya. Tumawa ang babae na parang nakakainsulto. Seriously? How many days, LM? 1? 4? 6? Constant partner in bed like me? Parang nanguuyam pa na sabi ni Lisa Dre at hindi na hiyang aminin na partner ni LM sa kama. Pero ano? Constant? Sabi ni LM hindi ito umuulit ng babae. Pero bakit may constant partner? Sinungaling ba ito? At ano ang ibig sabihin ng constant? Paulit-ulit ang kahulugan nun kaya pwede magkaroon ng development? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!